Tama ang hinala mo, Grayson. Si Frank, ang imbestigador ng patuloy na inuupahan ni Grayson para makatulong niya sa pagsisiyatas sa freak na pagkamatay ni Arceo Garcia. Sunog ang kotse, sabi ng imbestigador, pero hindi nabura sa sunog ang dahilan ng pagkakapalpak ng brake nito. Inangat pa ng imbestigador ang nasunog na kable ng preno. Sadyang pinutol, hindi ba? Sagot tanong ni Grayson. At sadyang pinalalabas ni Cleo na aksidente ang lahat. Sina Johnny ang patakasan sina Savannah at ang mag-asawang katulong. Inilagay ang mga maleta ni Savannah rito, tukoy sa isang maletang naiwan at nasunog sa compartment ng kotse. Inilagay din ang ilang gamit ng mga katulong at pagkatapos, mata ni Grayson kay Frank. Pinasibad na sila tungo sa kamatayan nila. Napailing ang investigador. Matalinong babae. Sayang nga lang sa kawalang hiyan ginagamit ang katalinuhan. Tukoy kay Clay. Nasaan na sila? Biglang tanong ni Grayson sa investigador. May ebidya ka ba kung saan yung nagtatago ang dalawang iyon? Muling nailing ang investigador. Wala pa, Grayson. Sabi nito. Medyo mahirap matris sa ngayon ang dalawa dahil tiyak na hindi na yun magbababa dito sa lugar na ito. At lalong mahihirapan tayo kung sa probinsya din sila magpapalamig pansamantala. Nako yung ni Grayson ang palad. Gusto ko silang makita kaagad, Frank. Gawin mo ang makakaya mo para makita sila agad. Tumangu lang ang investigador. Pagkuway may naalala. Siya nga pala, Grayson. May gusto nga pala akong ipakita sa iyo. Mabuti pa'y bumalik tayo sa mansion para makita mo ang natuklasan. Napamaang si Grayson. Pero pagkuway sumunod sa nakahimpil na kotse ng investigador na ginamit nila papunta noon sa pinangyarihan ng aksidente. Pagdating sa mansion ay nagulat pa si Grayson dahil nahubaran na ang bahay niya sa bahay ng gamit. Walang itinira si Clay. Limas lahat pati painting ni Arceo na nasa sala. Wala pa to sa natuklasan ko, Grayson. Halika sa studio ni Arceo Garcia at palagay ko'y masasyak ka. Nagkalat ang basura sa kwarto ng painter at gimbal na gimbal si Grayson nang ilapat ni Frank ang kamay sa dingding at tumaas iyon. Hagdan? Hagdan patungo sa atik, sabi ng investigador. Umakyat sila at sa bungad palang ay nawata sa nakaagad ni Grayson na nagkalat na frame at carton ang ibig sabihin ng investigador. Shit! Bulalas ni Grayson. Ang mga painting ni Arceo ang pinag-interesan nila. Bukod sa mansion, mga painting ni Arceo na malaki pa ang halaga sa bahay niya kung ibibenta. Namilog ang mga mata ni Grayson. Alam ito ni Cleo, pero hindi alam ni Savannah. Sinipa-sipa ni Grayson ang mga kalat roon habang nag-iisip. Kung ngayon, ito ang kayamanang iniwan ni Arceo sa kanyang anak. Pinaghandaan ni Arceo ang kinabukasan ni Savannah. Itinago niya ang mga painting rito para pagdating ng panahon na mawala na siya sa mundong ito, ay magbubuhay rin na palin ito. Napamang ang investigador, mahal bang talaga ang mga painting ni Arceo Garcia? Biglang nabalisa si Grayson. Pamosang painter si Arceo. Mga may kaya lang sa buhay ang magpapapinta sa kanya. Sa ngayon ang mga ninakaw na painting ni Cleo rito ay wala pa sigurong 10 million. Pero buminang ka pa ng ilang taon at ang ngayon ay 3-3 na sa dating halaga. Nalula ang investigador. Milyonaro pala sa Savannah kung ngayon. Milyonaro yung pulubi kapag hindi natin nabawi ang mga ninakaw na painting ni Cleo sa kanya. Bumaba na sina Grayson sa atin. Lumabas na ng mansion. Bago tuloy ang umalis roon, ay ginala ni Grayson ang tingin pagdating sa dating tahanan ng kaibigan. Ipinangangako ko si Arceo. Ibabalik ko kay Savannah ang mansion ito. 10 na mga painting mo na ninakaw ng pangalawang asawa mo sa kanya. Hindi ko hahayaang maapin niya sa Savannah. Lalong hindi ko hahayaang pagmalimusin siya. Sumpa niya. Iniuwi niya sa mansion sa Savannah nang i-release ito ng ospital. Sa malapalasyong Victorian house niya ito itinuloy doon sa puting-puti at nasa ituktok ng mataas na burol sa antipolo para hindi ito manibago. Doon ay 5 ang katulong ni Grayson para sa driver, security guard at hardener. Hindi mahihirapan si Savannah na nasani at lumaking may muchacha at muchacho. Magiging komportable ka rito sa bahay, sabi ni Grayson. Ito ang magiging kwarto mo. Pakita nito sa kwartong may beranda at overlooking ang pinakabayan ng Antipolo. Nagandahan si Savannah, pero biglang nangilid ang luha. Wala na siya sa sariling bahay niya at hindi niya alam kung ano ba ang kapalit ng mga kabutihang ipinakikita ni Grayson sa kanya. Sobra-sobra na ito, Mr. Gachitorena. I shouldn't stay here. Naiiyak na sabi niya. Ang hospital bill ko nga lang. Hindi ko na alam kung paano ko babayaran sa iyo. Kailangan siguro sa maliit na upahan na lamang muna ako.
Natigilan si Grayson. Pero hindi naman kita sinisingil sa van. Free board and lodging ka rito. At kung mahihirapan ka, ikukuha kita ng yaya para may makausap ka habang wala ako at nasa opisina. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi ko kailangan ng yaya at ayoko nang tumanggap ng tulong dahil si... Dahil ano? Biglang putol ni Grayson sa sasabihin niya. Dahil baka hindi na nga kita mabayaran. Buong katapatan niyang sabi. Pulubi na siya. Iyon ang pagkakaalam niya. At kung ilulublog pa niya ang sarili niya sa utang, baka tatumanda na siya nagbabayad na lang sa mga atraso niya kay Grayson. At iyon ang hindi tama sa loob-loob niya. Tutal binigyan na rin siya ng ikalawang buhay dahil sa himalang pagkakaligtas niya sa mga nakaraang aksidente. Gusto niyang magtikman naman ang mabuhay ng independente. I want to live on my own. Matatag sa sabi niya. I want to have an independent life, Mr. Gadgetoren. Buong buhay ko nakasandal na ako kay Daddy. Gusto ko namang mabuhay sa sarili ko na ako ang nagdedesisyon para sa sarili ko. Nabalisa si Grayson. Savannah. Tumalikod siya. Alis na ako, Mr. Gadgetoren. Babalik na lang ako pag may pangbayad na ako sa'yo. Sandali, Savannah. Pigil naman sa kanya ni Grayson sa braso. Nagpumigla siya. Let me go. Tili niya. Ayoko rito. Ayoko sa'yo. Savannah. Hindi masupil ni Grayson ang panlalaban niya at isa lang ang panangalam ng lalaki para matiyos siya sa pagwawala niya. Ah, pinilipit ng lalaki ang kamay niya sa likod niya. Pinisilang panganiya at pagkaway marahas na siniil ng halik ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Savannah. Noon lamang siya nahalikan at parang nandidiri siya sa dantay ng labi ni Grayson pati paghahalo ng lawa nila at hininga. Pinilit niya paring magpumiglas. Pero bawat attempt niya ay dinidiin ng lalaki ang pagkakahawak sa kamay niya. Napapikit na lamang siya at inaasahan niyang hihinto rin ng lalaki kapag walang nakuhang reaksyon sa kanya. Pero yun ang malaking pagkakamali ni Savannah. Dahil naipikit niya ang mga mata niya, naging aware siya sa mabangong amoy ni Grayson. Parang nakakabatubala niya ang amoy ng panlalaking kulong ito. Maging hininga nito ay napakabango. Savannah. Inalis ni Grayson ang kamay nito sa kanyang panga. Inihawak na yan sa kanyang batok at nang maramdaman niya na siya ay manlalaban, binitawan din ito ang kamay niya at hinayain na yung bumagsak sa tabi niya. Muling siniil ni Grayson ang halik ang labi niya at nakaramdam si Savannah ng kalitis na banyaga sa kanya. At nang muli niyang ipikit ang kanyang mga mata, ay parang dinaluyan na ng libu-libong bultahe ang katawan niya. Kusang kumilos ang kamay niya para yumakap sa likod ni Grayson. Habang ginagalugan ni Grayson ang mga nasa dako paroon ang labi niya, ay nagpaubaya na siyang hawakan ito at paplusin ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Lalo namang lumakas ang loob ni Grayson at naging mapusok. Itinumbas siya nito sa kama at piniviya ang dibdib niya sa patipunong katawan nito. Mabilis siyang nahubaran ito ng ibabang panloob. Pagkatapos ay buong pananamig na ipinadama ng lalaki ang pagnanasan sa kanya at pagkuha ng kamay niya at paggabay dito hanggang sa ibaba ng katawan nito. Napapikit si Savannah. Savannah. Ungol nito. Lumapat na ang katawan ng lalaki. Pinagdidiinan na ang sarili sa kanya. Mr. Gadgetorena. Biglang lumakas ang sikdo ng dibdib ni Savannah. Naghahalo na ang takot at sensasyon na darama. Kung hindi siya papalag, ay makukuha na ni Grayson ang virginity niya. Mr. Gadgetorena. Tulak niyang bigla sa lalaki. Napalakas ang tulak niya. Nahulog ito sa sahig. Mabilis na dinampot ni Savannah ang panloob. Isinot at saka napakasiksik sa headboard. Namumula siya at malakas na malakas ang sasal ng puso niya. Hindi niya akalain na ganoon kabilis mawawala ang puri niya sa kanya. God, ang bilis pa lang talaga sa babae ng Grayson ito. Tanaw niya kay Grayson. Shit, narinig niya ang tiling mula sa sahig. Siguro ito liriw pa si Grayson. Pero nang marinig niya yung kumilos ay napayuko siya. Savannah. Umalis niya si Grayson sa sahig at umupo na sa tabi niya sa may gilid ng kama. Hindi siya makatingin rito. Pinamumulan siya ng mukha. Pinagmamas din lang muna din siya ni Grayson. Hindi muna ito kumibo dahil maging ito ay siya. Marami na itong naikamang babae. Pero sabira yata ang dating niya rito dahil ngayon siya nakahawak at nahalikan ito ay halos makalimot agad ito. Sabana mag-usap tayo. Mayamay sabi ni Grayson. Mahalaga ang sasabihin ko sa iyo. Tungkol ito sa akin at sa'yo. Napapikit si Savannah. Oh God, sa loob.